sabay nagpupuri. Dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Sa kaniyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Abang bayan, nagpag-ibig sa kandilinyan hananabig. Bayan, ngayon'y nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri. Dahil inago ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Bayan, ngayon'y nagbubunhi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong pagdiriwang pagunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir, inalay po niya ang kanyang sarili, dumanak ang kanyang dugo, alang-alang kay Jesus sa pagpapahayag ng kabutihan ng mabuting balita ukol sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo ang manaig sa mga paghihirap ang martir na si Santa Catalina ng Alexandria. Ipagkalo mo kami nagdiriwa ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag na mga kumakalaban pakundangan sa iyong pagkupkup sa amin araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyong at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusan nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kumanalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel na magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel. Lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang 5
kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan nito ng pagtatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kamahalan. Hindi po ako na ano, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahangon niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat na may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasa kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poong mapagkailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman.
Magsitayo po ang lahat. Malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ang mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis sa lunsod ang mga naroon, at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, biglang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing iyon at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa buwan at mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala ang kani-kanilang landas sa mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon yun, ang anak ng tao makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Huwag natin kalahin, napakadami natin, hindi ako makikita, nasa dulo ako. Tsak! Dalawa lang naman ang tugon. Bawat isa, haharap sa Panginoon. Oo, sana bukas ang kamay. At nakangiti sa atin, oo, pasok ka na. At sana, hindi, makita mo lang. Dahil sa mga ginawa natin sa buhay na ito, matigas ang mukha ng Panginoon at sana hindi po ganun. At bawat, dalawa lang na. At alam mo na, bago palang pumasok, alam mo na kung anong magiging resulta. Ikaw kasi ang nagbigay ng sentensya mo. Propeta Daniel, unang pagbasa. Ito, marami ang pumili ng ambisyon. Politikal na kapangyarihan. Ba, nasa taas ako, mamamayagpag. Kaya maraming sumisipsip, kaalyado. Alam natin ang ganitong diskurso, lalong-lalo na may eleksyon. Yan po ang
malakas! Kumapit tayo, sumipsip tayo. Si Propeta Daniel, matapang tapat sa Panginoon. At dahil sa katapatan niya, yung imperyong makapangyari na si Nebuchadnezzar, maraming mga bisita at mayroong kamay na nagsulat sa pader. Ngayon ang katagado na, banyaga, Mene, Tekel, Parsil, ano yun? Tagaluging ko, Mene. Menumero na ang araw mo. Mene. Menumero na ang araw mo. Bilang na ang mga araw mo. Tekel. Tatakalin ka. Titimbangin ka, ngunit kulang ka, kapos. Peres. Peperasuhin ka yung kaharian mo. Pupunit-punitin ang kaharian mo. Kaya yung mga sumusunod sa takda ng kapangyarihan at ambisyon, babagsak. Tinapon. Yan ang interpretasyon ni Daniel sa imperyong hari. Mene, menumero ng araw mo. Tekel, tetekalin ka. Titimbangin ka, ngunit kulang. Peres, peperasuhin ka. Pinatapon siya sa mga leon para pakainin. Pangit ng interpretasyon mo. Yan. Punta ka sa leon. Ngunit, iniligtas ng Panginoon si Daniel. Hindi siya kinain ng mga leon. Ang paglingkuran natin, hindi politikal na otoridad. Paglingkuran natin ang hari ng mga hari. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, nakakatakot po ang description dito ng mga mapapahamak. Kasi paghahati-hatiin na, kung ikaw ay mapupunta doon, pababa, kalunos-lunos, trahedya, sa wimpalad ka. Sapagkat ang tao, aanihin mo lang kung ano ang tinanim mo sa buhay. Kung ang tinanim mo kasamaan, yan ang aanihin mo. Ngunit kung ang tinanim natin ay kabutihan, pagtulong, pagmamahal, katapatan. Yan ang huling bersikulo. Basta naggumugunaw na, nauhulog na ang mga makapangyarihan, ibabagsak, itutumba, ihuhulog. Tayo naman, itataas, itatampok, itatanghal. Sinabi ng huling bersikulo, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito na nakakatakot, magalak kayo, sapagkat malapit na ang paglilikas sa inyo. Ang santa po sa araw nito, Santa Catalina de Alexandria, pinalaganap niya yung mabuting balita. Dahil sa kanyang halimbawa at kanyang pagsasalita, ang asawa ng emperador naging Kristiyano, pati yung pinuno ng mga hukbo ng sandataan naging Kristiyano. Nagalit ang emperador. Ginagawa mong Kristiyano ang aking asawa. Ginagawa mong Kristiyano ang pinuno ng aking hukbo. Ayon, pinapatay siya. Ginagawa lang naman ni Santa Catalina yung kabutihan ng Panginoon. Binahagi niya. Pero dahil dito, ayan, dumanak ang kanyang, nag-alay siya ng buhay. Pagnilayan po natin ito. Tulong ni Maria, ni San Jose, mga ni Santa Catalina de Alexandria, nawa po, maging tapat po tayo. Hindi po tayo traidor. Hindi po tayo taksil. Hindi po tayo lilo. Hindi po tayo sukab.
Hindi po tayo dalawa ang mukha kung hindi tapat, naglilingkod, nagmamahal sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama na may pananalig at hingi ng Kanyang awa. Tugon po natin, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi, habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan na may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Himig mo ang abit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Aling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon. Lahat ay bihayang aming inampong aming buhay at kakayahan, ito'y para namang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para namang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas at pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Catalina sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Catalina ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ipagdasal natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, Santa Catalina ng Alexandria, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang naawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalatay at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanilang puso,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Catalina. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang, kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mga anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong kadugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw liibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.